Si Sai, isang simpleng babae na taga-probinsya na naghahangad ng isang magandang trabaho upang maipagamot niya ang kanyang amang may sakit. Lumapit siya sa isang recruiter at kasalukuyang nasa Maynila na siya ngayon, kasama ang apat na babaeng magiging kasama niya papuntang Japan. Sa ngayon ay masaya ang puso niya. Para kay Sai ay abot kamay na niya ang kaniyang pinapangarap na mapagamot ang kaniyang ama dahil malaki raw ang sasahurin niya sa magiging amo niyang Hapon. Kasalukuyang nasa gilid sila ng kalsada ngayon at naghihintay ng magiging sundo kuno nila papuntang hotel na tutuloy nila pansamantala. Oh, ito na palang sundo ninyo! Wika ni Mea matapos matanaw ang isang itim na van. Pumarada ito sa harap nila at nagsilabasan ng apat na naglalakihang mga lalaki mula sa loob nito. Sa itsura ng mga lalaki ay hindi maiwasang kabahan ni Sai. Parang may mali, parang may hindi tama. Lumapit ang isang lalaki kay Mea at mahinang nag-usap ang mga ito. Halatang nagkakasundo na ang dalawa at may inabot na isang makapal na envelope ang lalaki kay Mea. Nang matanggap ni Mea ang pera, ay agad silang pinapasok ng mga lalaki sa loob ng van. Hindi mawari ni Sai ang kanyang nararamdaman pero kay lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. At abot langit ang kabang kanyang nararamdaman ngayon sa kanyang puso. Hindi niya mawari kung bakit nilulukuban siya ng masamang kutob ngayon. Tahimik ang loob ng van at tila nagpakiramdaman lang ang lahat. Bado, ang ganda ng mga babae ngayon ah. Magaling talagang pumili si Mea. Malaki ang bonus natin ito kay boss. Tsak na mabibili agad ang mga ito ng mahal. Sambit ng isang lalaki sa driver at palihim lang na nakikinig si Sai sa mga ito at ang iba pang mga babae. Mabibili? Sinong mabibili? Kunot noong usisa ni Amber sa mga lalaki. Sino pa? Edi kayo! Walang awang tura nito sa dalaga at nagtawanan ng mga kalalakihan. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Anong mabibili eh? Magtatrabaho kami sa Japan! Nagtatakang wika ni Anne na isa sa kasamahan ni Sai. Yan ang akala ninyo! Maladimonyong saad ng isang lalaki. Mga magagandang dilag, huwag kayong mag-alala. Kikita naman kayo sa magiging trabaho ninyo eh. Maging matyaga lang kayong paligayahin ng kung sino man ang magiging mga amo ninyo. Pero bago kayo kumita ay kami muna ang mauuna. Sambit pa ng isa. At saka anong Japan? Yan bang sinabi ni Mea sa inyo? Dugtong nito at ngumisi. Matalino talaga si Mea. Maasahan talaga pagdating sa kasinungalingan. Maraming naloloko eh. Anito na ikinakaba ng lahat ng mga babae sa loob ng van at nagwala. Ibaba niyo kami! Ibaba niyo kami! Hiyawan ang mga kababaihan sa loob ng van. Ngunit tumawa lang ang mga lalaki. Walang makakarinig sa inyo sa labas, kaya kung ako sa inyo ay magtigil na kayo. Nakakalokong wika ng isang lalaki ngunit walang tigil pa rin sa pagsigaw ang mga kababaihan. Habang si Sai naman ay nanlulumo mula sa kanyang kinauupuan. Minsan lang siyang nangarap at ito pa ang kinahinatnan niya. Sa malakas na hiyaw ng mga babae ay uminit ang ulo ng isang lalaki at masama sila nitong binalingan ng atensyon. Tahimik! Lahat kayo! Tahimik! Aburido nitong singhal sa mga babae. Ngunit panay pa rin ang pagsigaw ng mga dalaga sa loob ng van. Iritang napakamot ang lalaki ng kanyang sariling ulo. Sabing tahimik! Tatahimik ba kayo? Pakakainin ko kayo ng bala! Irita nitong wika sabay tinutukan ng baril ang mga dalaga dahilan upang matahimik ang mga ito. Ayan! Tahimik nga! Tatahimik naman pala kayo eh! Ang dami niyo pang nalalaman! Ganyan nga mga binibini! Para wala tayong problema! Tatahimik din pala kayo eh! Sinisira niyo pang mga tenga namin! Anito sa mga kababaihan. Dahil sa mga ramas na dala ng mga kalalakihan, ay hindi na tinangka ng mga dalaga ang humiyaw pa dahil tiyak na katapusan na ito ng buhay nila kapag humiyaw pa sila. Sa itsura ng mga lalaki ay handang pumatay ang mga ito. Anong gagawin natin? Halos bulong na wika ni Sai. Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, hindi na maganda to. Sabat ng isa. Are we going to deliver them directly to Boss Namikaze? Tanong ng isang Black American sa nagmamaneho nitong kasamahan. Yeah, that's the order. Tura ng isa. Namikaze?
Namikaze Zack ba ang ibig nilang sabihin? Yun ang pangalan ng magiging amo ko, sabi ni Mea. Sambit ni Amber. Ako din. Wika naman ang isa. At ako rin. Singit ng isa at napatingin ng tatlo kay Sai. Ikaw din ba, Sai? Tanong ni Amber na siyang tinanguan ni Sai. Oo, ganun din sa akin. Sinamikaze rin daw ang magiging amo ko. Pagkukumpirma ni Sai sa mga ito. Mabigat sa loob na napailing si Amber at nagmungkahi ng idea sa tatlo at sinabi niya sa tatlo ang kaniyang plano na siya namang sinang-ayuno ng lahat. Excuse me sir, pwede ba ako mag-CR? Hindi ko na talaga kaya eh. Drama ni Amber sa mga ito. No! Maring tutol ng isa. Lahat kayo hindi maaaring lumabas mula sa van na ito hanggat hindi pa natin nararating ang hideout. Dugtong nito at nag-spray ito sa loob ng kotse at mayat maya pa'y unti-unti nang nawala ng ulirat ang bawat isa sa mga babae. Ipinasok si Sai sa bodega at unti-unti na ring bumabalik ang kaniyang malay at sa pagbukas ng kaniyang mga mata ay bumungad sa kaniyang mga babaeng nakagapos ang mga kamay. Nakakadena pa ang mga paa ng mga ito at ganun din pala siya. Nakakadena din ang kanyang dalawang paa at dalawang kamay. Maya-maya pa ay may mga lalaking pumasok sa bodega at sa pilitang pinaghihila at pinaghahatak ang mga kababaihan palabas. Nag-iyakan at naghihiyawan ang mga ito. Nagmamakaawa at humihingi ng tulong ngunit walang pakialam ang mga kalalakihan. Anong gagawin nila sa kanila? Tanong niya sa babaeng nasa kaniyang tabi. Sila ang mga babaeng nakatakdang ibenta ngayong gabi sa mga mayayamang tao mamaya. At malamang, ganyan din ang mangyayari sa atin at tayo nang susunod para bukas. Sagot nito sa kaniya. Sumapit pa ang isa pang gabi ay dumating na ang oras para sa kanila ni Sai. Pinaghahatak sila ng mga lalaki palabas ng silid at habang palabas sila ay may ibinibigay sa kanilang mga numero. Numero 8 ang kay Amber. At numero 9 naman ang kay Sai. Ipinasok sila ng mga kalalakihan sa isang magandang silid at inaapura sila ng mga ito. Bilis! Bilisan niyo at ayusan ninyo ang mga sarili ninyo. Dapat magmukha kayong kakit-akit at kaaya-aya upang mabilis kayong mapakinabangan. Kumando ng isang lalaki at isinara ang silid. Sa loob ng silid ay maraming mga make-up ang nakalatag. Pagkakita ng ibang mga babae sa makeup na yon, ay natuwa ang mga ito na tila ay hindi alintana ang panganib sa kanilang mga sarili. Ikaw, bilisan mo! Kumando ng isang lalaki kay Sai at itinulak pa siya nito paharap sa salamin. Walang nagawa si Sai kundi ang sundin ito habang naglalaro sa kanyang isipan ng kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila ngayong gabi. Matapos magayos ng lahat, ay muli silang ikinadena ng mga kalalakihan. Dinala sila ng mga ito sa malawak na stage. Itinali sila ng mga lalaki gamit ang kadena na para silang mga aso. Hinubaran rin sila ng mga ito at tanging tupis na lang ang naiwan sa kanilang balat. Biglang may tumapat na ilaw sa isa nilang kasamahan. Nagsimulang nag-announce ang MC ng halaga at mabilis na nabenta ang babae hanggang sa marami na ang nabenta sa kanila at kasunod nun ay si Amber na nabili sa halagang 5 million. Kasunod nun ay ang pagtapat ng ilaw kay Sai. Sexy si Sai. Maganda at halos perpekto ang kaniyang katawan, kaya naman tumaas ng tumaas ang kaniyang halaga. 50 million! 65 million! 100 million! Sunod-sunod na patong ng mga bata at matandang kalalakihan para makuha ang dalaga nang biglang may isang binatang lalaki ang dumating. Kasakasama ang dalawang bantay nito. Bawat guard nito ay may daladalang tig-dalawang briefcase. 5 billion! Sambit ng binata at napanganga ang mga kalalakihan sa paligid, pati na ang MC sa malaking halaga na handang ibigay ng binata para sa dalaga. 5 billion! Wow! Ang laking halaga! Anyone? Sino pa bang may balak rito na higitan ng 5 billion? Anyone? Sigaw ng MC ngunit ni Isay wala nang nagtaas ng numero. Number 9, 5 billion sold! Sambit ng MC. Nanghinayang pa si Namikaze nang mabili na si Sai dahil natipuhan niya ang ganda ng dalaga. Dali-daling inutusan ng binata ang kaniyang mga alalay na kunin si Sai
at ipasok sa kotse. At yun nga ang ginawa ng mga ito. Pumunta muna ang binata sa MC at andon si Namikasi sa katabi nito. Ishida, the young most powerful billionaire, ha? Anong nagudyok sa'yo para pumunta ka rito at bumili ng babae? Iniminsan na hindi ka nagpapakita rito sa teritoryo ko. Nagtataka nitong tanong sa binata. Sa tinagal-tagal ng bintahang kalakaran kasi nila, ay ngayon lang bumili ng babae si Ishida sa kanya at sa pinakamahal pang halaga. Ano ang meron sa babaeng yon, Ishida? Bakit handa kang magbayad ng malaking pera para sa kanya? Dugtong nito. Kung ano man yon ay wala ka ng pakialam. Bilangin mo ng pera mo para areglado na tayo. Wika ni Ishida sa matanda at ibinigay ang mga briefcase. Kinuha ito ng isa sa mga tauhan ni Namikaze at binilang. Boss, walang labis, walang kulang. Anito sa amo at tumango si Namikaze at agad na nilisan ni Ishida ang lugar. Agarang pumasok ang binata sa kotse at hinubad niya ang kanyang jacket upang ibigay ito sa dalaga. Ngunit natakot lang ito at bahagya itong lumayo mula sa kanya. Ligtas ka na, kaya huminahon ka. Alaw ni Ishida sa dalaga at tinakpan ng jacket ang katawan nito. Nang dumapo ang balat niya sa balat ng dalaga, ay naramdaman niya ang umaapoy nitong lagnat. Habang si Sai naman ay nanlalabo na ang kanyang mga paningin at tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Kinaumagahan ay napabalikwas ng bangon si Sai ng magising at nagmamadaling umalis sa kama. Kailangan ko makatakas dito! Aniya sa kanyang sarili at agarang tinungo ang pintuan at binuksan ito nang biglang tumama ang kanyang muka sa isang malapader na dibdib ng isang matangkad at malaking lalaki. Inangat ni Sai ang kanyang paningin sa matangkad na lalaki at namuo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata at humikbi sa harapan ng lalaki habang nakatingala siya rito. Pakiusap! Pakawalan mo ako! Mahirap lang ako at gusto ko lang makahanap ng matinong trabaho para sa tatay ko. Kailangan ako ng tatay ko kaya pakiusap, pakawalan mo ako. Wala naman akong kwentang tao eh. Wala kayong makukuha sa tulad ko. Hindi ako mayaman at wala akong pakinabang kaya pakiusap, pakawalan mo ako. Hagulhul ni Sai at napadaos-dos siya sa paanan nito. Niyakap niya ang paan ng lalaki ng sobrang higpit upang makuha ang awa nito. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na ako. Gusto ko nang makauwi. Gusto kong makita ang tatay ko. Nagsusumamo niyang wika sa lalaki. Yumuko ang lalaki sa kanya at pinunas nito ang kanyang mga luha gamit ang isang daliri nito. Baby, you need to rest more. We will talk later when you get a good rest. Marahang wika ni Ishida sa dalaga at binuhat ito pabalik sa kama. Nagtaka si Sai sa ginawa ng lalaki. Akala niya isasaktan siya nito ngunit tila walang panganib na dala ang lalaki. Kinumutan pa siya nito bago siya nito tuluyang iniwan. Nakaramdam ng pagod si Sai at unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata na tila ba'y gusto pang matulog ng kanyang kaluluwa. Na para bang gusto pang magpahinga ng kanyang buong katawan. Pagod siya. Yun lang ang alam niya at muling nakatulog ang dalaga. Mahaba-haba na din mula ng maidlip si Sai. Muli siyang nagising nang may nagbukas ng pintuan at bumalandra sa kaniyang paningin ang isang maliit na babae na nasa 5'2 lang ang taas. Madam Sai, naihanda ko na po ang pagkain mo. Sambit ng dalaga at lumapit ito sa kanya. Madam Sai, bakit ganyan mo ko kung tawagin? Bakit alam mong pangalan ko? Kunot noon niyang wika sa dalaga. Madam Sai po ang tawag ko sa iyo dahil sabi ng master ko, ikaw ang bago kong pagsisilbihan. At ikaw ang kaniyang asawa. Anito sa dalaga na kinabigla ni Sai. Asawa? Ako? Asawa? Bulalas niya sa babae. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Lucy na sobrang higpit. Tulungan mo ako. Hindi ako asawa ng lalaking yun. At hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo pero pakiusap. Tulungan mo akong makatakas dito. Sige na. Maawa ka sa akin. Nagmamakaawa ko sa'yo. Tulungan mo ako. Pagsusumamo niya rito. Patawad, Madam Sai, pero ganyang utos ang hindi ko maaring sundin. Mahigpit na pinagbabawal ni Sir na huwag kang palisin sa kwartong ito. Anito sa kanya. Pakiramdam ni Sai ay wala na siyang kawala. May kailangan pa siyang gawin sa buhay niya at paano na lang ang kaniyang itay.
na itakip na lang niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mukha at doon humikbi ng humikbi. Pakiramdam niya sa kaniyang sarili ay wala na siyang kwentang tao. Paano na ang itay niya kapag ganito siya na wala siyang nagagawa dahil daig pa niya ang ikinaday ng tao sa kaniyang kalagayan ngayon? Ilang sandali lang ay pumasok ang binata sa loob ng kwarto ni Sai at may kasama itong dalawang bantay. Isinara ng binata ang pintuan habang naghihintay ang dalawa sa labas ng pintuan. Lucy, umalis ka muna. Utos ni Ishida sa dalaga at umalis nga ito. Ikaw ang lalaki kanina, di ba? Aniya rito. Sir, pakawalan niyo ako. Wala po akong kapakipakinabang dito at wala po akong maitutulong sa inyo. Gusto ko lang magkaroon ng trabaho dahil kailangan ako ng itay ko kaya pakiusap naman sir, pakawalan mo ako. Aniya sa binata at muling kumawala ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Hinawakan ng binata ang baba ng dalaga at iniangat ang mukha nito sa kanya. Tinignan siya ng binata sa mga mata at kakaiba ang mga titig nito sa kanya. Mga titig na hindi niya may paliwanag. Mga titig na hindi niya alam kung naawa ba o ano. About your dad and family, I'll be sending the monthly allowance. And about the job you want, I'll be the one who will be your boss. Anito sa kanya. Boss? Magtatrabaho po ako rito? Ibig sabihin hindi ka po masamang tao? Salamat po. Ano po bang magiging trabaho ko sa'yo, sir? Ang maging asawa ko at maging ina ng magiging anak ko. Anito sa kanya. You will be doing me every time I feel of wanting you. I be your master inside this house and foremost inside this room. Sambit nito at nagtama ang kanilang mga mata. Dahil doon ay isa-isang bumalik sa alaala ni Sai kung sinong lalaking nasa kaniyang harapan. Ikaw? Ikaw yung lalaking tinulungan ko noon, di ba? Aniya rito nang makilala ito. Naalala niya na ito pala ang lalaking tinulungan niya noong habang ito ay duguan sa lansangan. Finally, you remembered me. Matapos ng mga araw na yon, hindi ka na nawala sa isipan ko. Matapos ang araw na yon, pinangako ko sa sarili ko na ikaw ang magiging asawa ko. And now, you are all mine, Sai. Malateritorial nitong sambit sa dalaga. Hindi mo ako pag-aari. Hindi pa ako handa na maging asawa mo at ng kahit sino. Hindi ko kayang maging asawa mo at isa pa. Hindi kita mahal. Tutol niya rito. Hindi ko kailangan na mahalin mo ko ngayon dahil darating din ang araw na yun. I know that you can love me, Sai. Anito, natila ay alam nito ang magiging takbo ng kaniyang puso. Hibang nanapangisi si Sai dahil sa nakakalokong wika ng lalaki. Alam mo bang pinagsasabi mo? Ayoko! Ayoko maging asawa mo! Kaya pakawalan mo na ako! Listen, Sai. Wala kang karapatan na hindi ako pagbigyan dahil bayad na kita. You are paid, Sai. You are mine. At akong may karapatan sa'yo. Mariin niyang wika sa dalaga at tinalikuran ito ngunit akmang palabas na ito ng pintuan nang bigla itong nagsalita. Get ready yourself para mamayang gabi. Sasama ka sa akin and act like my wife. Aniya sa dalaga at tuluyang umalis ng silid. Kinagabihan ay bumalik sa silid si Lucy kasama si Ishida. Bumangon si Sai mula sa kama at natuon ang kaniyang atensyon sa dalawang box na dala ni Lucy. Inilagay ng dalagang dalawang box sa kama ni Sai. Open it, Sai. Utos ng binata sa kaniya at binuksan naman iyon ng dalaga at hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakita. Bumalandra sa kaniyang harapan ang ganda ng isang mamahaling damit na nasa loob ng kahon. Binuksan din ni Sai ang isang kahon at isang mamahaling pares ng sandals ang nilalaman nito. That's yours. Wika ng binata. Hindi, hindi akin ito. Kinakabahan niyang sambit matapos makita ang tumataginting na presyo ng mga ito. Then, starting for today, ay sa'yo na ang mga yan. Malamig nitong turan sa kanya. Ha? Bulalas niya at tinalikuran siya ng binata. Ishida, bumalik ka rito! Hindi ko matatanggap to! Pahabol niyang sigaw sa lalaking ngunit hindi siya nito pinansin. Madam Sai, ang ganda ng mga kasutan mo. Talagang mahalaga ka kay Master. Natutuwang wika ni Lucy sa dalaga. Pero anong gagawin ko sa mga to?
May party kasi mamayang gabi at isasama ka ni Master Ishida. Nako, sigurado ako na mangingibabaw ang ganda mo doon, Madam Sai, at nandito ako para ayusan ka. Nagagalak nitong sambit sa dalaga na animoy mas masaya pa ito kaysa sa kanya. Nagsimula nang ang ayusan ni Lucy si Sai at ikinabit na ni Lucy ang pinakahuling hairpin sa buhok ng dalaga. Galak na galak si Lucy sa kaniyang nasaksihan. Hindi niya maiwasang humanga sa dalaga dahil sa taglay nitong ganda. Napakaganda mo po, Madam. Kaya naiintindihan ko si Master kung bakit ikaw ang pinili niyang maging asawa. Natutuwa nitong sambit sa dalaga. Lucy, tungkol kay Master Ishida ninyo, bakit parang ang lamig niyang magsalita? Bakit ganun siya? Madam, huwag mo na pong isipin si Sir dahil ganyan talaga ang ugali niya. Malamig pero nasisigurado ko sa inyo na mabait ang pagkatao ni Sir. Sabat nito. Tara na po, Madam. Alok niya sa dalaga at hinawakan ang kamay nito upang alalayin itong maglakad upang huwag itong matapilok. Master, nandiyan na po si Madam. Sabi ni Landon sa kaniyang amo nang makita nitong nasa tuktok ng hagdan si Sai kasama si Lucy. Napatingin naman si Ishida sa gawing yon dahil kanina pa niya hinihintay na matapos ang dalaga sa pag-aayos nito. Napanganga ang binata nang masaksihan niya ang ganda ng dalaga. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda nito. Parang ito na ata ang babaeng pinakamaganda sa balat ng lupa para sa kanya. Master, hindi ko inaasahan na maging ganito kaganda si Madam. Namumukod tangi ang kaniyang ganda. Puri ni Landon sa dalaga. Ngunit tila walang narinig si Ishida at titig na titig lang ito sa ganda ng dalaga. Ang liit at ang tangos ng ilong nito. Mayroon din itong mapupungay na mga mata at maliit na muka. Maganda rin ang pagkakahubog ng mga labi nito. At hindi lang yon, maganda din ang pagkakahapit ng damit nito sa maganda nitong katawan. Nagmarka sa damit nito ang malulusog nitong dibdib at maliit na bewang, sabayan pa ng malapad nitong balakang. Mas nagpakinang pa sa ganda ng dalaga ang kasuotan nito na bumabagay sa kaniyang kulay maging sa kintab ng buhok nito na umaabot hanggang puwet. Master Ishida! Master! Pukaw atensyon ni Rowan sa kaniyang master at sa wakas ay bumalik na ito sa normal nitong katinuan. Okay, let's go. We are just wasting our time. Pamaldito nitong sambit upang huwag mapaghalataan ang kaniyang paghanga sa dalaga. Napangiting nagkatitigan naman si Rowan at Landon sa pagkukunwari ng kanilang Master Ishida. Eh halatang halata naman sa mukha nito ang paghanga sa dalaga. Inakyat ni Landon si Sai mula sa dulo ng hagdan para alalayin ito sa pagbaba. May kataasan kasi ang high heels na suot nito at baka madapa pa ito at pagalitan lang sila ni Ishida. Habang si Lucy naman ay hindi maiwasang kiligin para kay Sai at Ishida. Nako, bagay na bagay talaga si Madam Sai para kay Master. Nako, bagay na bagay talaga si Madam Sai para kay Master. Natutuwang sambit nito. Habang sa kabilang banda naman ay tahimik lang sa isa't isa, sina Sai at Ishida. Habang nasa gitna sila ng biyahe, ay napapalandas ang mga mata ni Ishida sa wangis ng dalaga. Habang ngiti-ngiti naman sina Landon at Rowan na pasulyap-sulyap sa salamin habang nagmamaneho. First time kasi nilang matuklasan na tumitiklop din pala sa babae ang boss Ishida nila. Hindi nagtagal ay narating na nila ang location ng party kung saan nagtitipon-tipon ang mga bilyonaryo. Agad na bumaba si Rowan at Landon upang pagbuksan ang kanilang mga amo. Pagkalabas ng dalawa ay agaw atensyon agad sila sa mata ng mga nakararami. Si Yuki Ishida kasi ang pinakamagaling at pinakamayamang business tycoon sa buong mundo sa pinakamurang edad. 27 pa lang si Ishida. At bihira lang ang ganong tao na sa murang edad ay nakakapagpatakbo na ng malaking negosyo. Bibihira lang ang gaya niya kaya naman habulin din ang mga babae si Ishida. Bukod sa mayaman at magaling ito, ay napakakisig din ito at kaakit-akit. Nagtingin na ng halos lahat ng bisita sa dalawang kararating pa lamang at ang iba naman ay nagbubulungan pa. Who is that girl? Wika ng isa sa mga bisita at narinig iyon ni Sai. Labis na pagkahiya ang bumabalot sa kaibuturan ng dalaga dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagis sa ganong klaseng party.
Dapat sa kanya'y nagpupunas ng mga basong pinag-inuman ng mga ito at tagapunas ng sapatos. Napakapit si Sai sa kasuotan ng binata at napatingin naman si Ishida sa kanya. You'll be fine. Anito sa dalaga at hinawakan ang kamay nito upang paluwagin ang tensyon na bumabalot sa kaniyang puso. Nakahinga naman ang maluwag si Sai. Gumayak sila sa isang table at hindi naman mapakali si Sai dahil may isang babae ang panaypukol ng tingin sa kanya. Na para bang gusto siya nitong paalisin sa tabi ni Ishida. Hindi nagtagal ay lumapit na ang babae sa kanila. Maganda ito at balingkinitan. Hi, Ishida! Sambit ng babae sabay pukol ng masamang tingin kay Sai at inirapan ito. Malanding hinawakan ng babae ang braso ng binata. Ishida, sinong babaeng yan? Sino siya? Hindi mo pa naman siguro ako pinagpapalit, diba? Malanding wika nito sa binata. She's my wife, Kazumi. Prank ang wika ni Ishida sa dalaga. Pumangit ang itsura ng dalaga sa narinig, ngunit agad rin itong ngumiti. Isayaw mo ako. Anito at pinaunlakan ito ng binata. Hindi ko akalain, Ishida, na ipagpapalit mo ako ng ganito kadali. Dismayadong wika ng babae sa binata habang nagsasayaw sila sa gitna. Hindi kita pinagpalit, Kazumi. Maiksi nitong sagot. Really? Ibig sabihin gusto mo pa rin ako? Anito. Hindi sa ganun, Kazumi. I mean, hindi kita pinagpalit dahil hindi naman naging tayo. Anito na ikinasama ng imahe ng dalaga. Anong walang tayo? Eh, we're fucking each other for almost 1 year, Ishida. Alam ko. Eh, sino bang lumapit sa ating dalawa? Di ba ikaw? Ibig sabihin ay pinagbigyan lang kita sa nais mo, Kazumi. At yon lang yon. Matapat na sambit ng binata bagay na hindi kayang tanggapin ng dalaga. Inilapit ni Kazumi ang kanyang muka sa muka ng binata at halos magdikit na ang kanilang mga labi at abot tanaw iyon ni Sai. Hindi batid ni Sai sa kanyang sarili pero tila parang nagsiselo siya. Sinasabi ng binata na asawa siya nito ngunit kung makipaglandian ito sa ibang babae ay parang hindi lang siya nito kasama. Sa gitna ng panonood ni Sai sa dalawa ay may lumapit na tatlong lalaki sa kanya. At kapwa naglahad ng mga kamay ang bawat isa sa mga ito at hindi yun nakaligtas sa mga mata ng binata. Can I dance with you, beautiful lady? Wika ng isa. Please, dance with me, lady. Sabi naman ng isa at hindi alam ni Sai kung ano ang gagawin niya. Kung kaninong kamay ba ang tatanggapin niya nang may biglang humatak sa kanya mula sa gitna ng mga kalalakihan. At natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na hawak-hawak ng isang lalaki. Tumingala siya upang makilala ang lalaki at laking gulat niya kung sino ito. Ishida? Bigkas niya nang makilala niya kung sino ito. Ano ba, Ishida? Gusto lang namin siyang isayaw. Nagagalit na sambit ng isang lalaki sa binata. Pasensya na, pero hindi maaaring isayaw ng ibang asawa ko. Malistriktong bigkas ni Ishida sa mga ito. Kaya kung ako sa inyo, ay umalis na lang kayo. Dugtong niya pa sa mga ito at galit na umalis ang mga lalaki. Mabilis na kumala si Sai mula sa pagkakahawak ni Ishida sa kanya. Ishida, bakit kung umasta kay para kitang tunay na asawa? Eh kung makipaglampungan ka sa ibang babae, eh para ka namang walang kasama. Aniya rito at hinawakan ni Ishida ang baba ng dalaga at masuyo itong tinitigan sa mga mata. Gusto mo bang nasa iyo lang ang atensyon ko? Anito sa dalaga at napalunok ng sunod-sunod si Sai ng kaniyang sariling laway dahil sa kakaibang titig ni Ishida para sa kanya. Para itong nakikiusap o naguutos, ang lakas din ng aura nito sa kanya, ang lakas ng karisma nito. Karismang hindi niya kayang labanan. Excuse me. Aniya na lang sa lalaki para umiwas sa mga tingin nitong nakakapaso. Dumiretso si Sai sa CR. Saktong nandoon si Lady Kazumi at nananalamin pa ito habang nagre-retouch ng makeup. Napatigil si Kazumi nang makita nito si Sai. So, here you are, the fake wife of Ishida. I bet you are just a tiny poor and gold digger woman na naghahanap ng isang lalaking magiging bangko nila. I can't believe Ishida to bring you here. Ni hindi ka nga tatapat sa mga level ng mga tao rito. Tapos nandito ka? Ang kapal ng mukha mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ka nababagay sa kanya.
Maldita nitong wika sa dalaga at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi naman nakasagot si Sai. Ano? Hindi ka makasagot, di ba? Dahil tama ako. Isa kang mumurahing babae. Kung ako sa'yo, layuan mo na si Ishida dahil hindi ka nararapat sa kaniya. Marinitong dugtong sa dalaga. Trash! Pahabol nitong wika sabay iniwan ng dalaga sa loob ng CR. Bumalik si Sai sa party at nais na niyang umalis sa lugar na yon. Kulang na lang ay bitbitin niya ang kaniyang sandals palabas ng party. Nakasuot nga siya ng mga mamahaling damit ngunit hindi pa rin kayang itago ng mga ito ang kaniyang tunay na pagkatao. Agad na lumapit si Sai sa binata at kunot noong nakatingin ang binata sa dalaga at hinawakan niya ang kamay nito. Are you alright? Tanong nito. Nang sa paglapat ng kaniyang balat rito ay naramdaman niyang mainit nitong balat na tila ay bumalik ang lagnat nito. Okay lang ako. Aniya sa lalaki at kasabay no ng pagsayaw ng kaniyang paningin at napasandal siya sa dibdib ng binata. Bumuntong hininga si Ishida at walang pakundangang binuhat ang dalaga palabas ng party na siyang nag-agaw tingin sa lahat at halos hindi maipinta ang mukha ni Kazumi na labis ang inis para sa dalaga. Sai, dapat kang mawala sa buhay ng taong mahal ko. Isa kang malaking pader na nakaharang sa aming dalawa. Igting bagang nitong wika habang matalim na nakatingin kay Sai. Agad na isinakay ni Ishida ang kaniyang asawa sa kaniyang kotse at maagap namang umalalay si Narowan at Landon sa kanilang mga amo at dali-daling pinaharurot ang kotse. Agad na narating nilang Ishida's mansion at walang patumpik-tumpik na binuhat ng binatang dalaga na ngayon ay kay taas ng lagnat. Mabilis niya itong pinasok sa loob ng kwarto. Nilalagnat lang si Sai ngunit nag-aalala ng lubos ang binata. Kalmado ito sa lahat ng bagay. Ngunit kakaiba rin pala ito kung mag-alala. Agad na hinalughog ni Ishida ang buong kwarto at abala ito sa paghahanap ng medisina. Pati cabinet ay hinalughog na nito. Lucy! Lucy! Malakas na tawag ng binata sa pangalan nito na agad namang narinig ni Lucy. Mabilis itong kumaripas ng takbo paakyat ng silid ni Sai. Pagdating ni Lucy ay bumungad sa kaniyang mga mata ang mga nagsikalatang mga damit sa sahig. Ishida, ayos lang ako. Sambit ni Sai habang natutulala siyang nakatingin sa lalaki. Hindi pa naman siya mamamatay, pero kung makapag-alala ito ay parang huling araw na niya sa mundo. Why are you standing there, Lucy? Nasaan ang mga gamot? Bulyaw pa nito at agad namang kinuha ni Lucy ang gamot na nasa bandang uluhan lang ni Sai. Mabilis itong inagaw ni Ishida mula kay Lucy. Akin na, kuhanan mo ko ng tubig. Utos nito at muli na namang kumaripas pababa si Lucy upang kumuha ng tubig at ibinigay ito sa kaniyang boss upang ipainom sa dalaga. Matapos mapainom ng gamot si Sai, ay umupo si Ishida sa kama, katabi ng nakahigang dalaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad na masama palang pakiramdam mo? Dapat nagsabi ka sa akin para alam ko. Malabos nitong sambit ngunit bakas ang pag-alala. Napatitig naman si Sai sa mukha ng binata at napangiti siya nang makita ang kabutihan ng puso nito. Hinawakan ni Sai ang kamay nito. Ishida, maraming salamat. Maaring isa kang malamig na lalaki pero isa ka rin natatangi. Aniya sa binata at biglang nahiya si Ishida sa sinabi ng dalaga. Minsan lang kasi siyang napagsasabihan ng ganoon dahil madalas niyang natatanggap na salita mula sa mga tao ay isa siyang masamang lalaki. At ito pa ang kauna-unahang magandang komento sa kanya tungkol sa kaniyang pagkatao. Sige na, magpahinga ka na. Sambit ni Ishida at iniwan ng dalaga. Habang si Sai naman ay nakangiting tinitignan ng binata palabas, paunti-unti ay nakikita niya ang kabutihan nito. Akala niya ay kamumuhian niya ang binata dahil sa bigla siya nitong iginapos sa buhay nito. Ngunit hindi pala. Ang taong kagaya ni Ishida ay hindi niya kayang kamuhian. Wala pang kasalan ang nangyayari sa kanila ni Ishida. Ngunit may marriage papers na sila kaya kahit anong gawin niya ay hindi siya makakawala mula rito. Kinabukasan ay maagang gumising si Lucy para ipagluto ng breakfast si Sai. Ngunit pagdating ni Lucy sa kusina ay
Bumulaga agad sa kanya ang madungis niyang Master Ishida. Ang daming dumi nito sa damit dahil hindi ito nagsuot ng damit pang kusina at nagpapakahirap itong mag-slice ng mga sangkap na gagamitin. Ang kalat pa ng kusina na tila ba ay may batang nagwala, pati ang mga pinagbalatan ng mga gulay ay nasa sahig lang. Animo'y may 3 taong gulang na bata ang nagkakalat sa buong sulok ng kusina at ang lakas pa ng apoy. Palagay tuloy niya ay gustong sunugin ng Master Ishida niya ang buong kusina. Ow! Oh! Sambit nito matapos mahiwa nito ang sarili nitong daliri. Napangiwi naman si Lucy at lumapit siya sa kaniyang master. Master Ishida, ako na lang po ang gagawa niyan. Sambit ni Lucy sa kaniyang amo. No! Mariin itong tutol sa dalaga. Just stand back dahil kaya ko itong gawin. Anito na ayaw pa istorbo sa kaniyang ginagawa. Sinipsip nitong nahiwa nitong daliri at sa sobrang lakas ng apoy ay agad na kumulo ang niluluto ng binata. Dahil walang karanasan si Ishida na magluto ay hindi niya alam ang gagawin. Agad niyang dinakmalang takip ng kumukulong cooker nang wala siyang kahit anong proteksyon sa kamay dahilan upang mapaso siya. Ganun paman ay hindi ito pinansin ni Ishida at tuloy lang siya sa kaniyang niluluto. Isang hakbang ang ginawa ng binata at naapakan niyang isang balat ng gulay dahilan upang dumulas ang kaniyang isang paa. Nasagi pa ng kaniyang isang kamay ang lagay ng mga plato dahilan upang isa-isang magsilaglaga ng mga ito sa sahig at kay lakas ng tunog ng pagkabasag. Para tuloy may banda ang kusina sa sobrang ingay ng mga kagamitan. Habang si Lucy naman ay napapangiwi sa sinapit ng kaniyang amo na malakas ang pagkakalagapak ng katawan nito sa sahig. Sa gitna ng pagpapakahirap ni Ishida, ay natapos na rin niya ang kanyang pinagsikapang lutuin kahit na lumikha ito ng gulo at ingay sa kusina. Naiwan si Lucy na nagliligpit sa kalat ng kanyang master na napakalaki ng sakripisyo upang magawan lang ng pagkain ng dalaga. Dala-dala ni Ishida ang ginawang soup papunta sa silid ni Sai. At saktong nagising na rin ang dalaga. Ibinigay ni Ishida ang dalang soup para kay Sai. Tinignan naman ang dalaga ang niluto nito at napatakip siya ng kaniyang ilong sa mabahong amoy nito. Ano ba yan? Nandidiri niyang tanong rito. Pagkain, mga gulay na may halong halamang gamot na ikabubuti mo para tuluyan ang mawala ang lagnat mo. Sagot nito. Pero hindi ko kayang inumin yan. Hindi ko kayang amoy nito. Reklamo niya. Inumin mo kahit konti lang. Kumbinsi ni Ishida sa dalaga at napatingin siya sa kamay nito na maraming maliliit na sugat at may paso pa ito. Ikaw bang nagluto nito? Tanong niya at namula ang tenga ng binata dahil sa tanong ng dalaga. Hindi niya gawain ang magluto kaya nahihiya siyang sagutin ito dahil baka mapahiya lang siya rito. Ishida, tama ba ako? Na ikaw ang gumawa nito? Pag-uulit ni Sai at alanganing tumango ang binata bilang sagot. Napangiti naman si Sai nang tumango ito. Mas lalo patuloy niyang napapahalagahan ang binata. Para bang unti-unti ay nagugustuhan na niya ito. Umayo siya ng upo sa kama at ngumanga. Kahit na mabaho ang amoy, ay handa siyang kainin ito lalo na at halatang pinagsikapan ito ng binata. Sinubuan naman ni Ishida ang dalaga hanggang sa naubos ito ni Sai. Nang matapos ubusin ang dalagang nasa bowl, ay kinuha niya ang kamay ni Ishida at pinatong ito sa kanyang hita. Kinuha niya ang band-aid na nasa gilid lang ng kanyang kama at inilagay ito sa daliri ng binata. Tahimik lang si Ishida habang ginagawa iyon ni Sai sa kanya, pero labis na natutuwa ang kanyang puso. Maliit lang naman kasi ang mga sugat niya sa daliri kumpara sa mga sugat na natamo niya noon na halos ikamatay na niya. Pero iba pala kapag ang babaeng gusto na niya ang umaasikaso sa kanya. Palihim na napangiti si Ishida at hinahawakan niya ang kamay ng dalaga. Napatingin si Sai sa lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Mga mata na parehong masaya sa piling ng isa't isa. Gusto mang umiwas ni Sai mula sa mga mata ng lalaki, ngunit tila may sariling isipan ang kaniyang mga mata upang manatili lang itong nakatitig sa binata. Napatitig si Ishida sa mga labi ng dalaga at walang paalam itong hinalikan.
Sa paglapat ng kanilang mga labi ay tila may kakaiba silang naramdaman sa kanilang mga puso. Para bang nagtago ang kanilang mga naliligaw na damdamin para sa isa't isa. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kausap ni Kazumi si Fyudo, ang tiyuhin ni Ishida. Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin, Kazumi? Mapanuring tanong ng matandang lalaki sa dalaga. Oo, at bakit naman ako pupunta dito kung hindi ako sigurado, di ba? Fyudo, gusto mong mapabagsak si Ishida at gusto ko rin mawala ang babaeng yun sa buhay ng mahal ko. Gusto kong maging akin si Ishida at gusto mong mapabagsak ang mahal ko, hindi ba? Pareho tayong may pakay at pareho tayong may mapapakinabangan kaya magtulungan tayo. Wika ng babae na ikinalapad ng ngiti ng lalaki. Yan ang gusto ko sa'yo, Kazumi. Masyado kang barubal pagdating sa mga gusto mo. Hahamakin mo ang lahat. Makuha lang ang mga ninanais mo dahil isa kang disperada. Anito sa nasisihang tinig. Tama ka. Disperada ako at ambisyoso ka naman. Lahat ng anong meron si Ishida ay nais mong mapasayo. Kaya inalagaan mo si Ishida mula pagkabata upang mamanipula mo siya. Pero matalinong tao si Ishida. Kaya hirap na hirap kang mapasailalim siya. Fyudo, ito na ang pagkakataon mo. Ang babaeng yun ang kahinaan ni Ishida. Kaya siya ang alas mo sa kanya. Anito sa lalaki at nagtawanan silang dalawa. Na animoy, nagkakasundo sila sa kanilang mga layunin sa isa't isa at nagsagawa ng plano. Habang sa kabilang banda naman ay tinungo ni Lucy ang silid ni Sai. Madam Sai, kabilin-bilinan po ni Master Ishida na dalhin ko po kayo sa labas ngayon upang mamili ng inyong mga bagong kasuotan. Wala na po kasing mapili si Master Ishida na susuotin dahil nasuot mo na po lahat ng mga paborito niyang damit. Uwi ka ni Lucy sa dalaga na kinanganga ng bunganga ni Sai. Ha? Ibig sabihin mga damit niya ang mga pinagsusuot ko simula pa nung dumating ako rito? Aniya, at tumangutang si Lucy bilang sagot. Yes po Madam Sai, para po sa dagdag mong kaalaman, ay ang silid mo po ay ang silid ng Young Master Ishida. Pasensya na po Madam Sai kung ngayon ko lang ito nabanggit. Uwi ka ni Lucy at hindi makapaniwala si Sai sa mga nalaman. Alam naman niya sa umpisa pa lang na lalaki na ang nagmamay-ari ng mga damit na ginagamit niya. Pero napakalinis ng kwarto na ito para sa lalaking gaya ni Ishida. Sadyang may mga lalaki talagang mas malinis pa sa mga babae. Kaya naman pala magkasing amoy ang silid na ito sa amoy na nalalanghap niya mula kay Ishida. Dahil pagmamay-ari pala nito ang kwartong ito. Napangiti tuloy siya sa kaniyang sarili. Dahil akala niya ay masamang tao si Ishida. Ngunit kabaliktaran ang nakikita niya. Mula sa damit, kwarto at pag-aalaga ay ginagawa ni Ishida sa kanya. Hindi talaga pamantay ng panlabas na anyo sa tunay na kalooban ng tao. Gwapo at makisig si Ishida, ngunit may aura itong nakakatakot. Parang isang malimo lang ay tatapusin na nito ang buhay mo. Lucy, pwede ba akong magtanong? Aniya at tumango ang dalaga. Lucy, medyo malapit na akong mag-isang buwan sa mansyon na to pero wala pa akong nakikitang mga kadugo niya, ina o mga kapatid. Nasaan na bang pamilya niya? Tanong niya rito. Madam, wala na pong pamilya si Master Ishida. Wala na siyang ama, ina at wala rin siyang kapatid. Uli lang lubos si Master at tanging ang tiyuhin niya lang na si Fyudo ang nagpalaki sa kanya. Madam Sai, mabait po si Master Ishida. Medyo matigas lang siya minsan dahil yun ang kailangan niya sa mundong kinatatayuan niya. Alam mo, Madam, ikaw pa lang ang babaeng inalagaan ni Master Ishida ng ganito. Kaya batid kong mahal na mahal ka niya para gawin niya ang mga bagay nito para sa'yo. Sambit ni Lucy at medyo nahabag naman ang puso ni Sai para sa binata. Oo nga pala, Madam Sai. Dinala ko po ang isang pares kong damit para po may isusuot ka ngayon sa paglabas natin. Pagpasensyahan mo po, Madam Sai, ang mumurahin kong damit. Uwi ka ni Lucy at inilapag ang kaniyang damit sa kama. Kinuha naman ni Sai ang damit na bigay ni Lucy sa kaniya at nagpasalamat. Napangiti naman si Lucy dahil sa inasal ni Sai sa kaniya. Ibang-iba ito sa mga babaeng iniuuwi ng Master Ishida niya noon. Mabait ito at nakakapagpahalaga ng maliit na bagay. Hindi tulad ng mga babaeng ni Ishida noon na kung ituring siya ay para siyang isang ipis na kailangang tirisin, lalong-lalo na si Kazumi,
na kaysama ng ugali. Matapos magbihes, ay lumabas na ang dalawang dalaga. Sa labas ng mansyon, ay naghihintay sa kanila si Rowan at Landon at agad na silang umalis. Sa gitna ng biyahe ay nakaramdam ng konting takot si Sai. Takot na baka may mangyaring masama sa kaniyang paglabas. Natroma na siya sa nangyari sa kanya noon. Takot siya na makipaghalubilo sa mga tao dahil baka maulit na naman ang nangyari sa kanya noon. Kahit na medyo malamig ang binatang si Ishida, ay mas pipiliin niyang ito na lang ang makasama niya kaysa sa iba. Dahil alam niya na kahit ganun ang binata, ay may mabuti itong kalooban. Madam Sai, napakaswerte mo po dahil napakahalaga mo po kay Master. Sambit ni Lucy. Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan, Lucy? Usisa niya rito. Madam Sai, mayamang tao si Master Ishida at araw-araw ay busy siya sa trabaho niya at araw-araw din ay may panganib sa buhay niya. Pwede siyang huntingin ng mga taong kailangan ay pera at pwede din siyang ipapatay ng mga taong katunggali niya sa negosyo. Kaya naman sa bawat lakad niya ay kasama niya sina Rowan at Landon. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga bantay ni isang araw lang. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na iniwan niya sila para sa'yo, para sa kaligtasan mo. Sambit ni Lucy. Ang laki! Tanging sambit ni Sai habang namamangha siya sa lawak ng espasyo ng mga damitan. Ang gaganda ng mga damit na nasa paligid. Nilapitan ni Sai ang damit na kanyang natipuhan. Ang gara naman ito! Sobrang ganda! Parang binato siya ng bato sa ulo matapos makita ang presyo ng damit. Kinabahan siyang napatras palayo sa damit at hinila niya si Lucy palabas. Tara na, Lucy. Mali ata tayo ng pinasukan. Maghanap na lang tayo ng mga mura sa labas. Ang mahal ng mga damit nila. Mas mabuti nga siguro kung umuwi na lang tayo. Kahit siguro ibenta ko ang katawan ko pati ang kaluluwa ko, ay hindi ako makakabayad ng ganyan kamahal na damit. Aniya sa dalaga habang hila-hila si Lucy palabas. Ngunit napatigil siya nang tumigil ito kaso sunod sa kanya. Lucy, tara na! Apurang aya niya rito. Madam Sai, kung pera po ang problema mo ay wala pong problema. Nagpondo po ng napakalaking pera si Master Ishida sa card na hawak ko at ang kautusan niya ay samahan kitang mamili ngayon. Kabilin-bilinan niya rin na ubusin mo ang laman nito at huwag tayong uuwi kapag may laman pa ang card. Wika ni Lucy. Lucy, ang mahal ng mga damit. Hindi ko kayang bayaran si Ishida ng ganito kamahal. Umuwi na lang tayo at ibalik yan sa kanya. Turan niya rito. Madam Sai, kapag uuwi ka na walang kahit anong binili, ay kami po ang mananagot kay Master Ishida. At hindi lang kami mananagot, kundi mawawalan din po kami ng mga trabaho. Kaya pakiusap, Madam Sai, pakiubos po lahat ng laman ng card. Pakiusap ni Lucy at tila parang nahilo si Sai sa narinig. Paano niya uubusin ng ganoon kalaking pera? Eh nanginginig siyang bumili ng mga damit na katumbas ata ay malaking ginto. Gayunpaman ay sinunod ni Sai ang sinabi ni Lucy. Inubos nga niyang pera at kung ano-ano na lang ang kaniyang binili. Kahit na sobra-sobra na ang mga ito. Bago matapos ang hapon ay ang daming napamili ni Sai na mga damit. Pinagayos muna ni Rowan at Landon ang mga pinamili ni Sai. Habang si Sai at Lucy naman ay nasa tapat ng kotse na gamit nila habang hinihintay na matapos ang dalawa. Lucy, saglit lang ah. Itatapon ko muna to. Paalam ni Sai na may hawak-hawak na empty can juice. Ako na, Madam Sai. Hindi na. Kaya ko na to, Lucy. Wika naman ni Sai at hinayaan lang siya ni Lucy. Tumungo siya sa basurahan nang biglang may pumaradang sasakyan mula sa likuran ni Sai. Naramdaman naman iyon ni Nalendo na Trowan. Lucy! Sigaw ni Sai at agad na bumunot ng barilang kambal na sina Rowan at Landon. Ngunit pinaputukan na agad sila ng mga taong nasa malaking van. Mabilis na nagkubli ang dalawa pati si Lucy. Ngunit nakuha ng mga kalalakihan si Sai. Ibaba niyo ako! Sino ba kayo? Ibaba niyo ako! Kapag hindi niyo ako binaba, isusumbong ko kayo kay Ishida! Banta niya sa mga ito at tumawa ang isang lalaki. Si Ishida ba? Tamang-tama. Magkikita kayo mamaya at magsumbong ka sa kanya. Dahil ipapakita ko sa kanya kung paano kita papatayin. Mapanganib nitong turan sa dalaga, sabay buga ng makapal na usok. Agad na umuwi ang kambal at si Lucy sa mansyon. At pagkarating nila, ay naghihintay na sa kanila si Ishida
na may hindi maipintang muka. Master, patawad! Agad na wika ng kambal at yumuko sa kanilang amo sa malaking kapabayaan na kanilang nagawa. Anong organisasyon ang dumukot sa kanya? Malamig na wika ni Ishida, ngunit ang boses nito ay dumadagundong sa galit. Kalmado, ngunit mapanganib. Master, ayon sa kanilang mga baril at marka, ay galing sila sa Red Organization, ang organization ng tiyo mo. Sambit ni Lendon. Kung ganun, ay gusto pa rin palang kunin ni Feud ang Dark Mark. Sambit ni Ishida at ang organisasyon niya ang ibig niyang sabihin. Ang Dark Mark Organization ay ang organisasyon ng yumaon niyang ama at pansamantalang ang tiyo niyang namamahalan nito noon dahil bata pa siya. Tinakeover niya lang agad ang organisasyon nang malaman niyang inilalagay ng kanyang tiyuhin ng organisasyon sa sarili nitong pangalan na siyang lubos na ikinagagalit nito. Master, tawag po para sa inyo. Wika ng isang kasambahay, hawak-hawak ang telepono. Agad naman itong kinuha ni Ishida upang makausap ang kung sino ang nasa kabilang linya. Ishida, pamangkin, kamusta ka na pala? Balita ko ay may mahal ka na. Mapaglaro nitong wika sa binata at mabilis namang umigting ang panga ni Ishida. Feudo, anong kailangan mo? Nasaan ang asawa ko? Wag na wag mo siyang sasaktan, Feudo, kung ayaw mong magulang buhay nating dalawa. Banta niya at humagalpak lang ng tawa si Feudo. Nakakatakot ka naman, Ishida. Tunay nga na ang babaeng itong kahinaan mo. Huwag kang mag-alala, Ishida. Nakikipag-banding lang naman ako sa asawa mo. Nakikipagkwentuhan kung masarap ka ba sa kama. Anito at muling tumawa. Ishida, pwede ko bang gamitin ang asawa mo? Sambit nito na ikinagalit ni Ishida. How dare you, Feudo? Kapag ni isang daliri ng asawa kong sinaktan mo, ay sisiguraduhin kong ibabagsak sa lupa. Tandaan mo yan! Ishida, sa tingin ko ay wala kang karapatan at wala ka sa lugar upang maging mas matapang ka sa akin dahil hawak ko ang babae mo. Pwede kong gawin sa kaniyang lahat, Ishida, kaya wag mo kong tapangan dyan. Isa lang naman ang gusto ko, Ishida, ang ibalik mo sa akin ng organisasyon at magiging tahimik ng lahat. Akin ang organisasyon at isusoli ko ang babae mo. Anito. Oo nga pala, Ishida. Bawal kang magdala ng kahit sinong tauhan maliban sa dalawang tauhan na magdadala ng pera at papel sa akin. Kapag lumabag ka sa nais ko, ay hindi ako magdadalawang isip na patay nitong babae mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagbabanta nito sa binata, sabay baba ng tawag. Alam nito na malaki ang halaga ng babaeng hawak niya sa puso ni Ishida, kaya kayang-kaya niya itong pakabahin at pasunurin sa kaniyang nanaisin. Agad na inasikaso ni Ishida ang kailangan niya at mabilis na pumunta sa kuta ng kaniyang tiyuhin kasama si Narowan at Lendon. Ishida, ang bilis mo naman. Talagang mahal na mahal mo itong babaeng natuwa. Mapaglaro nitong wika sa binata at agad namang umigting ang mga bagang ni Ishida matapos niyang makitang nakatali si Sai gamit ang mga kadena at tanging ang mga dalawang saplot lang nito sa katawan ang natitira. Akmang bubunot ng baril si Ishida upang manlaban nang tutukan na sila ng mga armas ng mga kalalakihan kaya napatigil siya at hindi naman niya tinuloy ang balak niya. Sumenyo si Feudo at ibinaba ng mga tauhan niya ang mga baril na nakatutok sa binata at sa dalawa nitong bantay. Ishida, masyado namang mainitin ang ulo mo. Wika ni Feudo. Ishida, halika. Alam ko naman na tuso ka kaya gusto kong maglaro kasama ka. Anito sa binata at kumalma si Ishida at sumunod sa kaniyang tiyuhin. Dinala siya nito sa isang mesa kung saan nakalatag ang isang baril at mga bala. Ishida, ang larong to ay tatawagin nating patay-buhay. Ikaw at ako ay hindi matatahimik kapag buhay pa ang isa sa atin. Kaya dapat ay may mamatay sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala. Patas ang laban na ito. Ang mga balang yan ay may mga peke. At isa lang ang totoo. Itabat mo yun sa sentido mo at paputukin mo at ganun din ang gagawin ko. Kung sino ang makakatapat sa tunay na bala ay siyang mamalasin. Anito sa binata at seryosong napatitig si Ishida sa kaniyang tiyo at ibinaling niya ang kaniyang tingin sa dalaga. Kung ito lang ang paraan para mailigtas kita, Sai, ay gagawin ko. Sambit ni Ishida sa kaniyang sarili habang nakatitig sa dalaga na nakagapos sa kadena.
Nais bang kunin at buhatin ni Ishida ang dalaga? Ora mismo? Ngunit hindi niya ito kayang gawin. Nasa poder pa siya ng kaniyang tiyo at lahat ng mga buhay nila ay nasa panganib. Kinalma ni Ishida ang kaniyang sarili habang hinihintay ang tamang oras para sa kanila. Sige, papayag ako. Wika ni Ishida sa lalaki at ngumiti itong napakademonyo. Ngiting wagi at tagumpay dahil kontrolado nito ang sitwasyon. Alam ni Fyudo kung anong balang tunay dahil siya ang naglatag ng laro sa pagitan nila ng binata. Kinuha ni Ishida ang barel at nilagyan ito ng bala. At akmang itututok na niya ito sa kaniyang sentido nang bigla siyang pigilan ni Rowan. Nagkatitigan ang dalawa. Sa isang iglap ay binitawan ni Rowan ang kamay ng kaniyang master at nagtiwala rito. Itinutok na ni Ishida ang baril sa kaniyang sentido at kinalabit ang gatilyo ngunit peking bala ang kaniyang napili. Ganon din ang ginawa ni Fyudo. Isinalang niya rin ang bala sa baril at binaril ang kaniyang sentido hanggang sa dalawang bala na lang ang natira. Akmang kukuha na ulit si Ishida ng bala nang biglang nagsalita si Fyudo. Ishida, sa puntong ito ay magbabago ng laro. Sabay nating kukunin ang bala at sabay natin itong ipuputok sa ating sentido. Huwag kang mangamba. Bago ang baril na ibibigay ko sa'yo at walang bala. Ang tanging balang magiging laman nito ay ang mga balang nasa harap natin. Sambit ni Fyudo at inilapag ito sa mesa. Walang atubili naman itong kinuha ni Ishida habang si Fyudo naman ay may malaking ngiti sa mga labi. Dahil ito na ang katapusan ng binata. Habang si Sai naman ay abot langit ang kaniyang kaba at panalangin na makaligtas lang si Ishida at hindi tunay na bala ang makukuha nito. Naluluhan na si Sai sa huling hakbang na gagawin ni Ishida. Habang si Fyudo naman ay ngayon pa lang ay natutuwa na ito dahil sa isip nito ay katapusan na ng binata at nananabik na siyang makita itong nakabulagta. Tapos ka na, Ishida! Excited nitong sambit sa kaniyang isipan, sabay kalabit ng gatilyo ng binata at hindi na nito hinintay si Fyudo at napapikit naman si Sai sa labis na takot na kaniyang nararamdaman para rito. Ano? Hindi to maaari! Dapat ay patay na siya! Wika ni Fyudo sa kaniyang isipan habang nakatulala ang kaniyang mga mata nang peking bala ang napili ni Ishida. Ngumisi ang binata sa kaniyang tiyuhin dahil oras na nito para kumalabit ng gatilyo. Fyudo, kalabitin mo na ang gatilyo mo! Malademonyong wika ni Ishida sa kaniyang tiyuhin dahil sigurado siya na totoong bala ang nasa baril nito. Sinenyasan niya kasi kanina si Lendo na kumuha ng tiyempo upang ipagpalit ang mga bala. Nahalata ng binata ang kaba sa mukha ni Fyudo na animoy takot itong kumalabit ng gatilyo na namumuo na ang pawis nito sa ulo. Fyudo, ano pang hinihintay mo? Natatakot ka bang mamatay? Natatakot ka bang matalo sa sarili mong laro? Mapaglarong wika niya sa matanda. Walang modo! Dinaya mo ko, Ishida! Singhal nito, sabay binaril si Ishida. Ngunit mabilis na naitulak ni Lendon ang kaniyang boss upang iiwas ito sa bala. Habang si Rowan naman ay nakikipagbarila na sa ibang tauhan ni Fyudo at inalalayan ito ni Lendon sa laban. Iilan lang ang nasa loob ng silid kaya mabilis na nabawasan ang tauhan ni Fyudo. Dalawang baril ang hawak ni Lendon at Rowan at nakatutok ang kanilang mga baril sa noo ng mga tauhan ni Fyudo habang hawak-hawak naman ang matanda si Sai. Ishida! Kung hindi kita mapapatay, ay papatayin ko na lang ang babae mo. Nang sa ganun ay makaganti man lang ako sa'yo sa mga inagaw mo sa akin. Singhal nito sa binata. Kahit kailan, Fyudo, ay wala akong inagaw sa'yo. Kinuha ko lang kung anong sa'kin at kukunin ko uli mula sa'yo ang akin, Fyudo. Wika ni Ishida, sabay kinuha ang malaking case. Binuksan iyon ni Ishida at tumambad sa mga mata ng matanda ang dalaga niyang anak. Ishida! Huwag mong idamay ang anak ko sa away nating dalawa! Nanginginig na wika ni Fyudo at walang ingat namang hinawakan ng binata ang dalaga at kinuha ito mula sa malaking case at tinutukan ang leeg nito ng kutsilyo. Habang ang kawawang bata ay panayang hikbi habang nakabusal ang bunganga nito. Fyudo, iniisip ko kung anong uunahin kong hubarin sa anak mo. Ang damit nito o ang palda nito? Maldemonyong wika ni Ishida sabay inilandas ang kutsilyo sa hita ng dalaga. Ishida,
Parang awa mo na. Huwag mong sakta ng anak ko, Ishida. Pamangkin mo si Mea. Pakiusap. Maawa ka. Huwag mong sakta ng anak ko. Pagmamakaawa nito sa binata at ngumisi naman si Ishida. Kung kanina ay si Ishida ang tinatawanan nito, ngayon ay nabaliktad na ang sitwasyon. Fyudo, gusto kong malaman kung anong pakiramdam mo habang ginagamit ko ang taong mahal mo para maging kahinaan mo. Gusto kong marinig ang sagot mo. Mariinyang wika sa matanda, ngunit matigas ang pride dito at hindi siya nito sinasagot. Gusto mo bang gamitin ko pang anak mo sa harapan mo? Ishida, ayoko na. Ibibigay ko na sa iyong babae mo. Pakawalan mo lang ang anak ko. Pagmamakaawa nito, sabay binitawan si Sai. Agad namang kinuha ni Rowan ang dalaga at binitawan din ni Ishida ang kaniyang pamangkin. Galit niyang inihakbang ang kaniyang mga paa palapit sa matanda habang nanginginig itong napapaatras hanggang sa pader na pala ang nasa likuran nito at napagtanto nitong wala na pala siyang maaatrasan. Walang bahid ng awang pinaulanan ito ni Ishida ng bala. Nanginginig naman sa takot si Fyudo nang tingnan niya ang mga bala na gumuhit sa pader. Kung tutuusin ay kaya siyang tadtarin ang bala ni Ishida. Itinutok ng binata ang kaniyang baril sa pagkalalaki ng matanda at malalaking pawis ang pumatak mula sa noon nito. Ishida! Huwag yan! Pakiusap! Huwag yan, Ishida! Pagmamakaawa nito sa binata. Kung ganon, dito na lang. Sagot nito, sabay tutok ng baril sa noon ni Fyudo. Ishida, huwag mo akong patayin. Pangako, hindi na kita gagambalain. Hindi ko na pakikialaman ang babae mo. Basta't buhayin mo lang ako. Ishida, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa harapan pa mismo ng anak ko. Pagmamakaawa nito sa lalaki, sabay walang ingat na binaril ni Ishida ang gitnang hita ng matanda. Napasigaw sabay hikbi si Fyudo. Ani mo'y magkasing laki ang luha nito at pawis sa noo. Ishida, maawa ka. Ishida, pakiusap. Maawa ka sa buhay ko. Pagmamakaawa nito at ibinaba ng binata ang kaniyang baril. Sa susunod, tiyo, huwag mong banggain ang pader na mas matigas pa sa'yo. Lalong-lalo na huwag mong pakikialaman ang asawa ko. Dahil sa susunod ay wala nang pagkakataon na mabuhay ka pa. Mariinyang banta sa lalaki, sabay tinalikuran itong pawis na pawis at umiiyak. Agarang binuhat ni Ishida si Sai at agad nilang nilisan ng lugar ni Fyudo. Pagkapasok nila sa kotse ay mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Sa mga yakap ni Ishida ay naramdaman ni Sai ang pag-aalala nito. Dinig na dinig niya ang malakas na pagkabog ng puso nito at biglang pumatak ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Ishida! Ishida! Hagulhol ng dalaga sa bisig ng binata at niyakap rin siya nito ng sobrang higpit. Sa mga yakap ni Sai ay naramdaman ni Ishida ang takot na bumabalot sa buong pagkatao nito. I'm sorry. I'm sorry, Sai. I'm sorry. Tanging sambit ng binata dahil sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ng babaeng mahal niya. Nang marating ng dalawang mansyon, ay agad na ipinasok ng binata si Sai sa silid nito at maayos itong inilapag sa kama. Magpahinga ka na dahil sa oras na handa ka na ay ibabalik na kita sa pamilya mo. Uwi ka ni Ishida, sabay tinalikuran ng dalaga ngunit agad siyang pinigilan ni Sai. Ishida, maraming salamat. Aniya rito. Pwede bang... Dito ka lang muna. Pwede bang huwag mo muna akong iwan? Pakikisuyo niya rito at hinapuhap ng binata ang kaniyang kamay. Sai, kapag ginawa ko yon, ay mahihirapan akong pakawalan ka. Alam mo sobrang mahalaga ka sa akin at sobrang mahal kita. Ngayon, handa na akong isoli ka sa pamilya mo dahil baka hindi ako ang lalaking para sa'yo. Ayokong ipilit ang sarili ko sa'yo, Sai. Kapag malayo ka sa akin, ay mas ligtas ka. Kaya huwag mo itong hilingin sa akin dahil mahihirapan lang ako. Aniya sa dalaga at ngumiti ito. Ishida, kahit pakawalan mo man ako, ay wala na akong balak na iwan ka. Nakakahiyamang aminin pero minamahal na rin kita. Ishida, dito ka lang sa tabi ko. Pwede ba?
Pwede ba akong manatili sa tabi mo? Pwede ba kitang makasama? Aniya sa lalaki at isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ishida at hinawakan niya ang maliit nitong muka at ginawaran ito ng matamis na halik sa labi. Sai, alam kong asawa na kita sa kasulatan na pinagawa ko. Pero papayag ka bang pakasalan ako sa simbahan mismo? Aniya sa dalaga at tumangutango ito. Oo, handa ako. Handa akong maging asawa ka, Ishida. Handa akong makasama ka sa natitirang mga araw at taon ng buhay ko. Ishida, masaya akong maging isang ganap na asawa mo. Maligayang wika ni Sai sa binata at muli siya nitong hinalikan sa mga labi. Sai, maraming salamat. Maraming salamat dahil minahal mo rin ako. Buong pusong wika ni Ishida sa dalaga at tinabihan niya itong matulog sa iisang kama gaya ng nais nito. Masaya ang dalawa at nakontento lang silang magkayakap sa isa't isa sa loob ng isang buong gabi. Lumipas ang ilang buwan ay sa wakas ay dinaos na ang ingranding kasal ni Nasai at Ishida. Ang kasal na yon ay ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya dahil ang itay niya mismo ang naghatid sa kaniya sa simbahan. Sa malaking tulong ni Ishida ay napabuti ang lagay nito at ngayon ay masaya na itong hinahatid siya papuntang altar. Mahigpit na niyakap ni Sai ang kaniyang itay habang naluluha na ang kaniyang mga mata. Tinapik-tapik naman ito ang braso ng anak. Huwag kang umiyak anak ko, mabubura ang makeup mo niyan, mahal pa naman iyan. Biro nito sa anak at napatawa naman si Sai. Ganyan nga anak, ngumiti ka. Mas maganda ka kapag nakangiti ka. Anito sa anak at niyakap muna ito bago ito iniwan. Sabay na hinarap ni Nasai at Ishida ang pare at binitaw na nila ang wagas nilang sumpaan. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare at naglapat ang mga labi ng dalawa habang nagpapalakpakan naman ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang honeymoon ng dalawa ay ginanap sa United States. Kasalukuyang katatapos lang maligo ni Sai nang salubungin siya ng kaniyang asawa. Honey, huwag masyadong mabango dahil baka hindi na matapos ang honeymoon natin. Biro nito sa asawa at marahan naman siyang hinampas ng kaniyang asawa sa dibdib. Sira ka talaga! Cute niyang wika rito, sabay ngiti at malakas namang kinabig ni Ishida ang bewang ng kaniyang asawa. Napasigaw si Sai. Habang si Narowan at Lendo naman ay maligayang nagkatitigan dahil sa sigaw ng babae. Nagsisimula na, sambit ni Rowan sa kakambal. Kayong dalawa dyan, umalis muna kayo at maglibang. Masyado kayong chismoso. Sigaw ni Ishida mula sa loob ng kwarto at nagtawa na naman ang kambal, tsaka nilisan ang labas ng pintuan. Kasalukuyang nilalasap ng mag-asawa ang kanilang first honeymoon. Hinalikan ni Ishida ang leeg ng kaniyang asawa habang nakayakap siya sa bewang nito mula sa likuran. Ishida, mahal, bakit nga pala akong napili mo? Tanong ni Sai sa asawa. Dahil ikaw ang unang taong naglahad ng kamay sa akin noong kailangan ko ng tulong. Binalak akong patayin ni Fyudo noon at swerteng nakaligtas ako. Alam mo, noong kailangan ko ng tulong ay ni isang tao ay walang tumulong sa akin. Ikaw lang, Sai. Simula sa araw na yun, ay sinabi ko na sa sarili ko na ikaw na ang gusto ko, na ikaw na ang para sa akin. Pinahanap kita agad nung nabawi ko ng lahat sa akin, pero hindi kita mahanap. At isang report ang dumating sa akin na nasa kamay ka ni Namikaze. Kaya hindi ako nagdalawang isip na kunin ka mula sa taong yun. Noong napasa kamay na kita, ay nagpa siya akong itali ka kagad sa akin. At umaasa ako na mamahalin mo rin ako balang araw. At maraming salamat, Sai, dahil minahal mo nga ako at ngayon ay asawa na kita. Sobrang saya ko, Sai, na heto ka, isa ng ganap na asawa ni Yuki Ishida. Malambing nitong sambit sa asawa at hinarap siya ni Sai at hinalikan sa mga labi at tuluyan na ngang naganap ang honeymoon nilang mag-asawa. Lumipas ang buwan ay nabunti si Sai at hindi kalaunan ay isinilang na niya ang babae nilang anak na si Yumi. At patuloy na namuhay ng masaya ang mag-asawa. Wakas.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Sai at Ishida. Ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Salamat po.